sobrang tuwa ko. Kasi wala po akong idea na nominated po ako. Yung first award ko... Hindi nila sinabi sa'yo na nominated ka? Hindi po. Bali yun po yung sa Cinemalaya. Mm-hmm. Best supporting actor po ako. So, hindi ko po alam na nominated po ako. Pero dun po sa Paris po, alam ko na po nominated po ako. Wow! At nanalo ka lang naman. Sa Paris ka lang naman nanalo ng Best Actor Award. Diba? At saka nung time ngayon, narinig ko pa nga na you were in Poland for another movie. Oo. Bali, nasa Poland po ako nun kasi nanalo po yung film ko ng best film po sa Frankfurt, Germany. Yung Prochete naman po yun. So, napanood po ng isang organizer yung movie po namin. So, invite po kami sa Poland. Oh, para diba? Interviewin po ng mga batang nasa school po, tapos pinanood po nila. Ano naman say ng mga batang nasa school na pinanood ka? Anong comment nila sa trabaho mo? Daw po, ang galing ko daw po. Tapos, wow. Tapos, yun, maganda naman daw po yung film, natutuwa naman sila. Bale, mga bata po, mga 12 years old, 10, 11. Mas bata ka pa naman sa kanila eh. Yeah. Eh kasi ikaw, 10K. Diba? Kailan mo ma-discover na you wanted to act? Po, bali, actually po, hindi ko po talaga gusto mag-act. Bali, nagsimula po ako sa PETA. Doon po yung... hindi mo gusto mag-actor? Nagsimula ka sa PETA? Opo, kasi yung ate ko po, siya po talaga yung nag-aartista noon sa stage play po. Mm. Bali, naging saling kit lang ako. Bit role lang po. Tapos, sige, ubo mo yan. Tapos yung natuwa po talaga ako dun sa marami nagpapapicture sa akin. Dun po talaga. Tapos simula po doon, na-discover po ako ni Direct Mario. Tapos pinag-workshop niya po ako sa PETA. Kasi sobrang hiyain po talaga ako noon. So mahihain ka pa nung bata ka? Opo. Nung baby ka pa, mahihain ka ng baby ka. Tapos paano mo na-overcome yung pagka-shy mo? Kasi inano po ako ni Direct Mario. Kaya parang sabi ko, dapat hindi ako maging shy. Kasi parang nagustuhan ko pong marami nagpapapicture sa akin nung simula ng stage play na po yun. So hindi na po ako naya dun sa mga sa mga tao kasi na-feel mo yung admiration ng mga tao sa galing mong pag-arte. Kasi bit role lang po ako dun. So parang natutuwa po yung nagtatawa sila sa akin. Parang tapos ang rami po nagpapapicture. Yun talagang gusto mo talaga. Opo, yun talaga. So, ano yun? Paano mo ngayon pag kami binigay sa yung script, anong ginagawa mo? Paano mo siya inaaral? Ano ba, para sa'yo ba parang laro siya? O talagang hindi, seryoso ako? Parang seryoso ako. Hmm. Kasi simula po, alimbawa, binigay po yung script sa akin. So, syempre, aralin ko po yun. Bale, siguro, bukas na po yung taping. So, kailangan aral po kaagad yung Yan po. Tapos, sana mag-take one. So, take one. Oo. Yun po. Wow, you're a take one actor. O, di ba? Anong pinakamahirap na role na ginambanan mo? Yung pinakamahirap po, yung ngayon sa children show po. Kasi, first time ko po mag-action nun eh. So, hirap po talaga. Anong action naman ang ginawa mo? Na lumambitin ka sa mga puno? Anong klase? Yung boxing po. Parang boxing sa bata, ganun. Parang sa chicken po yung nagsasabong. Parang ganun po. Underground boxing po. Anong sasabong sila ng bata? Opo. Yun ang plot ng movie? Opo. Real life story po talaga siya. Oo. Nangyayari talaga? Opo, nangyayari po talaga siya. So, anong feeling mo after mong gamparan yung role na hindi dapat nangyayari itong mga to, ganon? Opo, kasi parang delikado po siya eh. Ginagawa po nila yun para mabuhay lang yung nila, may makain sila. So, parang sacrifice talaga. Wow, napaka-adult naman ng mga tema ng mga ginagamparan mong role. Kahit na napakabata pa. So, ano yun? So, maganda kasi na-open din yung mind mo in a way, no? On ano nangyayari sa mundo. So, kumbaga, mas malawak ang pangintindi mo. Kumbaga, di ba? Opo. Bale, parang yung hindi ko pa po alam, parang nalalaman ko pa agad sa mga ginagampanan kong roles. Yun po. Bale, ngayon po, may ginagawa po kong film. Tungkol naman po siya sa batang may cancer po. Oo. Mga leukemia. Title niya po, Child House.